guys, welcome to my vlog. Dito po tayo ngayon sa fish cage naman po itong pupuntahan natin dito po. So guys, tara. Ayan, ayan yung fish cage dito sa lugar na to. Ayan. Ganda ng area. Fish cage, may mga bangus din dyan nakalagay kasi kumbaga sa fish pond ito naman fish cage, bali dyan nakalagay yung mga bangus sa tubig, sa net. Good morning guys. Saan namin itinatag yung fish cage na titingnan namin kung ito ay smoothly operated, walang magiging problema. So ang plano is to expand fish cage, additional fish cage. But what I see here is parang napakaganda niya. So guys, ano laman yan sir? Yes. Anong laman? Ang laman po nito is bangus, fingerling, milk fish. Ilang so, libo? Grow out na to, 3 months. More than 2 months na to siya. So, i-harvest namin by Monday, 7 days from now. Bali lang po ang laman yan? Bali 6,800 po ang laman ng fish. Parang pinilot namin to eh, piloting. So, sa observation is very good. Maganda. Magandang operation. So guys, magpapakain ako. Magkikita niyo. Kanin. Yan guys, magpapakain tayo ng bangus dito sa fish cage. Tingnan natin kung paano. So, dito po yung ano natin. Ito yung daanan. Ready to feed na siya. Makikita natin yung this fish cage is composed of 4 compartment para nakakatakot. Baka masilat ako ni. Ito na lang ako, natatakot ako pupunta diyan eh. Galing ka na lang ko, man. Hindi makita. Okay. Teka lang, baka mabulag yung remote ko. Para bundok. So guys, ito na po siya. So magpapakain na po tayo sa kanila. Yan. Sila landan. Wow! Yan po yung unang compartment natin. So, guys, as you see, napaka, ano na nila? Laki. Malaki na sila. Mga ganun na kalaki yan? Ano na to? Bali, ano na siya? 400 grams. 400 grams? 3 to 400 grams each. Wow! Guys, dito naman tayo sa isang compartment, guys. You stay hindi there. Ako magpunta dito. Natatakot ako mag... Wow, ang ganda rin ng tignan. Dito kasi kitang-kita mo agad-agad yung mga isda. Hindi ka tulad naman dun sa fish pa na malawak. So ito kasi nakakulong lang sila sa isang ganyan. Sa cage nga. At medyo nakakatakot ang daanan. Kasi... kita rin naman. Ayan sila, ang ganda nilang tignan. Kasi kitang-kita mo talaga sila dahil malalaki na o. Malalaki na sila. Gano'ng kalalim to? Sa baba? 5 meters depth. Wow. Pag high tide siya is 7 meters depth. Napakaganda ang tignan. Ayan, kitang-kita sila. Mga ilang araw mula ngayon bago ito i-harvest? 6 days. Ayan sila, sila ang caretaker dito. Hawaii! Hi kayo!
Okay. Makuhin. Yan po yung show window ng Cotabato City pagdating ng araw. Sa kabila niyan, dyan na po itatayo yung peace commercial port. Tapos sa kabila is yung airport. So, itong timakuhin na to is pama na pa to ng mga ninuno namin. Inheritance sa kanilang pamilya. Kanilang pamilya. So, yan. Itong kwan, yun naman yung doon yung lupa namin. Yan, ipis pa na pamumayari ng tatay ko. Yan, yung malapad dyan. Yan. Yan yan, yan. Yan, 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 yan. Ay, yung bundok na yun, di kasali. Ay, upi na yun. Okay. Ito ang view. Palabas ng Timaco. Timaco? Hindi ba po. Nandun yung ano, Bulk, yeah, Sukulkiamos. Yan ang isa sa mga magandang tanawin dito sa Cotabato City. Ang ganda ng ano, no? Diyan, diyan tayo kumanunom. Sa upi tayo dyan. Papunta na. Diyan ng ano, oh. Clouds. Ano to? Yung patuloy na narawta. Pumunta. Guys, ang ganda ganda ng tanawin dito kasi wala pa namang mga bahay dito masyado sa lugar na ito eh. Pero banda dun sa labas, meron na. Ito lang sa area na ito, puro fish pan. Nani? Yes. Hi to my vlog! Ayaw niya maghaya. Ayan daw na nito. Next time dyan tayo pa. Travel goals. Dyan na naman sa taas ng bundok na yan. Oo.